Atin lang pong kunan po ng panig dito ang gobernador. Dito ho sa gusot na ito diyan sa Socorro Municipality sa Surigao del Norte. Good morning, Governor. Hi, Ted. Good morning and good morning kay DJ Cha. Una po, ano ang inyong reaction dito? Dito ho sa gulong nangyayari diyan po sa Municipality of Socorro. Alam mo, Ted, bigyan lang kita ng konting background, no? Mm-mm. Of course, nagulantang ako, no? Nagsimula po itong parang kontrobersya dyan sa munisipyo ng Socorro way back in April of 2023. Mm-hmm. Okay, na meron pong isang alleged victim ng human rights na dumating po sa aking tanggapan. Mm-hmm. At ang kanyang pinakaunang sumbong is that umiskapo po siya doon sa kabundukan para maghanap ng livelihood o ng trabaho dahil mahirap nga daw po ang kanilang buhay doon. So sa makatawid, to make the long story short, nung babalik na siya ulit doon sa taas ng bundok para kunin yung kanyang asawa, ang kanyang husband, hindi na daw po siya pinapasok at sinabi ang kanyang asawa ay kinasal na sa iba. Okay, so diyan nagsimula yung nitong kontrobersya diyan sa Kapihan, Sitio Kapihan. Mm-hmm. And then meron din pong mga iba pang nakatakas doon sa Sitio Kapihan na mga minors and other adults na wherein na nagbigay din po sila ng ganilang statement on the alleged abuse na kanilang na-experience habang nandun po sila sa loob ng Sitio Kapihan. Mm-hmm. So, that was around April. And to make the long story short, immediately, no, nag-create po ako ng interagency task force para po maimbestigahan itong mga allegasyon na nanggagaling dun sa mga alleged victims. No? And as a result, ng investigation ng Interagency Task Force, the NBI, and the Municipality of Socorro filed the case sa Prosecutor's Office ng violation ng human rights sama sa qualified trafficking, kidnapping, and serious illegal detention, violation of RA 11596 prohibiting the practice of Child Marriage Act, kasi meron din pong report base po doon sa mga alleged victims na as young as 12, 13 years old, pinapakasal po. Mm-hmm. No? So, and exploitation and discrimination, no, against children. Mm-hmm. So, nung pinail po yan sa Piskalya, dito po sa Surigao del Norte, ang respondents po ay nag-file ng motion to inhibit sa provincial fiscal's office. And in turn, ito po pinoward sa Regional Prosecutor's Office. And then the Regional Prosecutor's Office binigay po sa Bayugan City, Agusan Sur for further investigation. So meaning to say po, Ted, na since June 1, meron na pong pinail na kaso pero continuously nag-iimbestiga pa ang Piskalya sa Bayugan City and within the first week or second week ata ng October, according sa sources namin, na magkakaroon na po ng resolution. Okay, sige. So, since June, may katagalan na itong isinampa, no? Just to establish probable cause doon sa listahan nga po sa haba ho ng mga sinasabing paglabag nitong grupo ho nila J. Renze Quilario. Ano po, yes. Governor? Yes. Okay. Yes, Ted. Yes, Ted. Apo. Sige. So, sir, kayo ho mismo, bilang gobernador, napupunta ho ba kayo sa lugar na ito? Yes, oo. In fact, even before ako na balik na iluklok sa aking posisyon ngayon, Ted, natatandaan niyo yung bagyong Odet. Oo. Isa po ako sa mga umakyat po doon sa bundok para magbigay po ng relief goods. Mm-mm. Oo. Kilala ko po itong grupo nito dahil sa pagkakakilala ko po itong grupo nito sa matagal na panahon, ito yung tinatawag na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Mm-hmm. No? Under po sa leadership of the late Nena Tarok. Mm-hmm.
So, nagsimula po kasi ang Bayanihan na Services ng Socorro na organization. Actually, they are considered PO, People's Organization. Registered sila sa SEC. So, nagsimula po yan sa panahon pa ni Albino Tarok, kung natatandaan po natin, yung parang hukbalahap ata yun or something ganon. And tuloy-tuloy, it's just now na nagkataon hindi na Tarok po ang apelyido ang nagdadala. Oo. So, and nagsimula rin po na talaga pong bayanihan group sila. Really a people's organization na nagtutulungan. They are farmers, no? Kaya nga nandoon sila sa lugar ng Socorro. But it was just recently, noong 2019, lang umakyat po sila sa kabundukan. At ang kanilang mga miyembro, mga teachers, mga government employees, mga private employees ng mga private na kumpanya, eh mga nagsiresign. So, dahil nga po sa kanilang paniniwala, nag-upo-upo ang isla ng Siargao. Dahil po nung, natandaan nyo po nung 2017, di ba, yung malakas na earthquake sa Surigao? Oo. Nag-follow up po, nagkaroon po ng earthquake po ulit noong February 2019. Oo, so yung naging decision nila para umakyat, sabi nga po nitong gerents na magsiakyat tayo dahil gubuo ang buong isla ng Siargao. So magmula doon sa isa pong people's organization na ang mitiin po ay magtulungan, ano ho, no? Nauwi ito, sa tama ba ang description dito, kulto na? Yun din yung aking katanungan, Ted, ano, sino ba ang tamang ahensya ng gobyerno o simbahan ang pwedeng makapagsabi ng isang organization o ang isang grupo ay kulto? Although, siyempre, hindi natin gusto mangyari yung mga pangyayaring allegedly according to the victims. Pero siyempre, as an ordinary person, on layman, pag nakita natin ganyan yung mga ginagawa, isasabihin natin medyo demonic, medyo demonyo ang dating, di ba? So, babansagan na na kulto. But para sa akin, until such time, siguro, Ted, they are just considered an organization. Sige. Na kung totoo man, na lalabas sa kote, totoo man na meron silang mga kabulastugan na ginagawa, eh, siyempre hindi natin papayagan yan. Doon po sa four-piece issue na yung pong mga nagpamiyembro ng four-piece doon, ang kumukuha daw po noong sustento ng gobyerno, yung liderato nito pong SBSI na ito, at ang pinag-aaral lamang ay mga four-piece, yung hindi daw po miyembro ng four-piece, hindi pinag-aaral. Yung mga ganong kwento, meron ba kayong verification, Governor? Well, wala po kaming validation yan because gagaya po ng four-piece Ted, no? Ang nagpe-payout ng four-piece is DSWD, National Government. So, it is the national government ang may listahan po kung sino po ang mga beneficiary. And kung sasabihin po natin para po sa lungsod ng o munisipyo ng Socorro, hindi po natin alam kung sino po ang mga beneficiary sa buong munisipyo. Sige, so Governor, kayo po, ang provincial government dito, sa ngayon pong nangyayaring, eto nga po, no, meron ng mga tensyon doon kasi mukhang baka ho, bukas makalawa, magkaroon na ho dyan ng mga arrest warrant na mangyayari, di ho ba? Kung meron na hong mga ilalabas ang hukuman eventually dito, ano ho ang papel nyo ngayon dito? Dito po sa pangyayaring ito? Well, of course, gaya nung pangyayari nito sa pinakasimula pa din, kami po yung ano, ang provincial government po ang nag-rescue sa mga minors. Kami po ang nag-rescue. So, ngayon po, continuous din po yung aming ginagawang pag-iimbestiga ng aming task force. At bukas nga po, meron nga pong joint Senate hearing po with regard dito sa pangyayari sa munisipyo ng Socorro. And because also of the privileged speech ni Senator Hontiveros on the information, may allegation ng Shabu Laboratory at armed groups, nagbigay na po ako ng direktiba sa ating Philippine National Police Provincial Director at sa Provincial Director ng PDEA to conduct a thorough investigation on this new information and allegation against the bayanihan group sa Socorro. So the fact na nag-rescue kayo ng minors, totoo po yun, itong nangyayari ng mga forced marriage na ito at mga illegal detention?
Well, yun po ang anuhin ng ating busyado. Ni-rescue po namin sila based on the information reported by the municipal mayor and at the same time, the statement po nung mga, yung mga, sila po yung mga tumakas eh. Yes, yung mga minors. Yung kanilang mga magulang na iwan po doon. So based on their account, of course, syempre, itrabaho po natin bilang nasa gobyerno nung ni-rescue at hinaus ko po sila sa Kapitolyo for 21 days. Opo. Sige. O bago po nag-file ng writ of habeas corpus po yung mga magulang. Opo. So dito po, ang mga complainant dito, dito po sa kaso na pending ngayon ay ang mga magulang, hindi ang provincial government. Hindi po ang provincial government. Ang bali po ang NBI po. Ang NBI at ang municipal government ng Socorro. Okay, sige po. So gov, kayo ba'y a-attend bukas sa hearing? Hindi po ako makakatin kasi po darating po si Secretary Solidum ng DOST dahil po sa inauguration po ng aming science project. And meron din pong ano na baka po dumating si President BBM sa 29 dahil po sa launching ng program ng food stamp ng DSWD, isa po sa beneficiary ng Surigao del Norte. Okay, sige po. So doon po sa Shabu Laboratory na ito, so far ho naman wala pa kayong confirmation dito? Wala pa, continuous pa po yung investigation ng PIDEA na ginagawa nila. Kasi alam mo Ted, isa rin sa problema namin, no? Kasi itong Socorro Beringhan Services under Pak Barma. No? So yung lugar po nila is masyado pong malawak, 353 hectares. Yan ho bang yan bang lugar na yan, Gov, ay titled? Bali po Pak Barma po under sa ano po yan, under sa Protected Area Community Based Resource Management Agreement. So lease po sa gobyerno yan for 25 years and renewable for 25 years. Sino po nag-lease itong SBSI? SBSI po. SBSI po. So may papel sila dito, may papel sa kanilang pananatili doon sa bundok. Yes, so may pinangahawakan silang papel na under Pak Barma. Okay. Opo, sige. So sa pagkakaalam po namin, mag-expire po by by 2029. Okay, may pahabol po tayo si Chacha. Okay, yes po. Gov, yung sinasabi niyo po na may papel silang hawak, sa mga balita kasi lumabas din, yun pong kinatitirikan nitong kapihan ay in-award ng DENR sa kanila. Pero agriculture dapat po at hindi gawing pabahay. Yes, correct yan, Ms. DJ Cha, no. Meron pong guidelines, may provision po under sa Pak Barma pag nag-ano po ang DNR. Isa po yun sa sinisiyasat ngayon at inisiga naman po ng DNR. If meron pong mga violation base sa guidelines sa pag-issue ng Pak Barma sa kanila. Opo. Sige. Sa ngayon po, Gov, ilan pong mga biktima ang kinakanlong ninyo sa ngayon? Ang ano namin noon is 8 victims, no, from the beginning, 8 minors tapos may mga ilang adults po. But out of the 8 minors na from the initial report namin and sa mga ni-rescue namin, meron pong dalawa na dahil nga po sa writ of habeas corpus na naibalik po sa kanilang mga magulang doon po sa itaas ng bundok. And then, on the other hand, ang munisipyo po ng Socorro, of course, nag-file din po ng counter, which is ng involuntary commitment, para po ang gobyerno na po ang maghahawak at magkikare sa mga bata. And so far, right now nasa RTC ng DAPA court ang kaso. Okay. Sige. Iba pa po ito doon po sa mga ni-rescue din nung mayor po diyan sa inyong lugar? Hindi, yun po yung ni-rescue namin. So walong ni-rescue namin na minors from the beginning. Yung dalawa po bumalik na po at yung isa po on sa kanyang sariling decision tumakas po, bumalik din po doon. So, sa 8 po, 5 na lang po yung natitira. Okay. Yung bilang naman po ng mga adults na nasa inyo, kasi last time meron po kami nakausap dito sa programa na dati ring miyembro po nitong Socorro. Yes. So, sa ngayon po, nadagdagan, hindi ko po alam kung ilan. Actually,
yun nga rin po ang inaano namin kasi aatin din po sila ano sa Senate hearing tomorrow and I believe umalis po sila kagahapon. Opo, para okay. po to attend the Senate hearing. Sige po. Kami muli po tatawag Govac sa update po dito po sa isyung ito para lang po sa kaalaman po ng inyong mga kalalawigan kung ano pong ginagawa ng Governor's Office. Opo. Yes, yes, Ted. We'll provide you with an update as soon as na meron na po tayong ano feedback galing po sa PNP at saka sa PIDEA. Opo. Thank you po, Governor. Thank you. Salamat. Salamat Opo. Thank you. Si Governor Robert Lyndon Barbers ng Surigao del Norte. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.